Kasabay nga po ng paglabas ng listahan ng mga sasali sa slam dunk contest, nalaman rin nga natin na hindi dito makakasama si Zion Williamson. Balita ko pa mga idol, siya nga daw po mismo ang tumanggi sa naging imbitasyon ng liga. Yan nga ang lilinawin natin ngayon dito sa ating bagong video na susundan ko na rin ng balitang pagbabalik ni James Harden sa Houston at ang update sa pagkawala ni Mark Gasol sa Los Angeles Lakers. Kaya tara, umpisa na natin to. Ayon nga po sa inilabas ng NBA, ang mga manlalaro nga daw po na makakasama sa gaganaping slam dunk contest ay kinabibilangan ni na Anfernee Simmons ng Portland Trail Blazers, Obi Toppin ng New York Knicks at si Cassius Stanley ng Indiana Pacers na pare-pareho mga first timer. Yes mga idol, silang tatlo lamang nga po ang mga manlalaro na pumayag sa naging imbitasyon ng liga, pero ang nakakadismaya nga po sa mga pangalan ito ay niisa nga po sa kanila ay hindi man lang kumuha ng interes ng mga fans. Sa madaling salita, kulang na kulang nga po sa star power ang gagawing slam dunk contest. Kaso wala naman nga po sila ditong magagawa, lalo pat ayon sa ibinalita ni Chris Haynes ng Yahoo Sports, mismong sina Zion Williamson, Jaylen Brown, Anthony Edwards at si Miles Bridges na mga inaasahang player na sasali sa dunk contest ang tumanggi sa naging imbitasyon sa kanila ng liga. Well, marami nga po sana mga fans ang umasang makikita nila si Zion Williamson sa dunk contest. Subalit, mapapanood pa rin naman nga natin kahit papano ang kanyang mga gagawing dunk sa darating na All-Star Game. Samantala, sa ibang story naman mga idol, sa unang pagkakataon nga po simula ng ma-trade si James Harden ng Brooklyn Nets ay magbabalik nga po siya sa lugar ng Houston upang kalabanin ang kanyang dating kupunan na Houston Rockets na nasa ibaba ngayon ng standings ng Western Conference. Yes mga idol, tatapusin nga po ng Brooklyn ang kanilang huling laro sa first half ng season sa pagharap nila sa Houston Rockets bago ang All-Star break. Bagaman, sunod-sunod nga po ang naging drama sa naging trade kay James Harden, katulad ng mga masasakit na salitang binitawan nito sa kanyang dating kupunan, ay nananatili pa rin nga daw po siyang excited na bumalik sa Houston kung saan naglaro siya dito ng halos 8 taon. Sa 8 taon nga pong ito ay nabigyan siya ng oportunidad na magtala ng average na 30 points, 8 assists, 6 rebounds at 2 steals per game at eventually nanalo pa siya ng MVP. Kaya hindi nga daw po magdadalawang isip ang mismong owner ng Houston Rockets na i-retire ang kanyang jersey number 13 sa mga darating na taon. Ayon nga po kay Tillman Fertitta, hindi nga daw po nito makakalimutan ang kanyang unang 3 taon sa kanilang prangkisa dahil sa mga ginawa ni James Harden. Sa panghuling balita naman mga idol, bago man nga po magsimula ang naging game ng Los Angeles Lakers kontra sa Phoenix Suns na nauwi sa kanilang pagkatalo sa score na 114-104, ay ikinumpirma muna nga po ng liga na may isa na namang player ng Lakers ang hindi makakapaglaro sa kanilang mga susunod na game dahil sa bagong rule ng NBA na pumuprotekta sa kalusugan ng mga players. Ito nga po ay si Mark Gasol na pangatlong player at pang apat na miyembro ng Los Angeles Lakers na mawawala muna sa kanilang team, kagaya ng nangyari rin noon kina Alex Caruso at Dennis Schroeder. Hindi pa rin naman nga po naglalabas ng ibang detalye ang kanilang team kung nagpositibo ito o hindi, at isa lamang nga po ang masisigurado natin ngayon, mataas nga po ang tsansa na hindi na siya makakapaglaro sa kanilang mga natitirang game sa first half ng season at posibleng makabalik na lamang siya sa pagtatapos ng All-Star break. Sa pagkawala nga po ni Mark Gasol sa kanilang lineup, inilagay muna nga po sa kanyang naiwang posisyon si Montrezl Harrell na nagtala lamang ng 6 points at 2 rebounds, habang hindi rin naman nga po basta-bastang nagpatalo si LeBron na kumuha ng 38 points, 5 rebounds at 6 assists sa kanyang 38 minutes na paglalaro. Ngunit hindi nga po sila nakasabay pa sa Phoenix Suns sa huling quarter ng kanilang laro. So yun nga mga idol ang ating unang video ngayon na pinagkwentuhan once again
This is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe at pindutin ang notification bell button sa ating channel para wala kayong malampasan at laging maging updated sa mga nangyari sa NBA. Bisitahin at i-follow nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. So yun lang mga idol, thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.